Pwede na yan. Ganito ka ka-grind. Buti na natin. Buti na natin dito sa ating bowl na may spring onions. Ayan, haluin natin para mahalo yung spring onion. Tapos, maglalagay na rin pala tayo ng sesame oil. Lagyan natin para mas mabango. Mga isang kutsara. Tapos, yung platong paglalagyan ko ng steam dito, lagyan na rin natin yung oil. Diyan natin nalagay yung tofu para hindi magdikit-dikit. Parang sa siomay din na ginawa ko. Ayan. Ayan, mix lang natin na hindi ito. Yung olive, yung sesame oil. Makakadagdag din yun sa bango. Malagkit-lagkit na siya. So, na-mix na natin. Maglagay na tayo ng mixture dito sa loob. Kailangan naka-siksik yan. Siksik. Nagpainit na rin ako ng tubig kasi steam natin ito. Siksik natin. Kapag-ulitan ito. Siksik. Tapos, kailangan umaapaw. Umaapaw yan. Maglagay pa natin. Tapos, nilagay natin dito sa ibabaw niya yung hipon. Maliit lang naman para may toppings ka dyan. Ayan. Tapos, nilagay na natin siya dito sa may sesame oil natin. Kailangan din natin kalat yan para hindi siya tumitit. Ayan. Ayan. Nakikita na isa na yun. Matapos natin ang dalawang ito. Tayo. Okay lang na may mga buo-buong carrots. Mas maganda din yun. Ayan. Gawin natin yan sa ating mga siya lumaki na. Sisiksik natin. Pag-press natin. Parang siomay din kasi ito eh. Yung gamit paraan ng pagluto natin. Tapos, lalagyan natin siya ng hipon. Yan, on top. Diba? O, yan na muna. Gawin natin sa iba pa. Ito na. Hindi nyo, ang ganda, diba? I-drizzle pa din natin siya ng sesame oil para sigurado lang. I-drizzle na. Kunti pa. Tapos, ipabalot ko ito sa clean wrap. Wait lang. Ayan. Para hindi masyadong pipit. Ayan. Pero sealed siya dapat. Ayan, sealed. Mas maganda kasi sana kung na-freeze natin ng konti. Pero dahil wala na akong time. Ayan. Ayan. Isi-steam na natin ito.